So welcome back sa akin channel. So ngayon gagawin ko na ng review yung aking binili sa Lazada na BM800 condenser mic. Nakikita ko kasi to sa mga ibang YouTuber, especially sa mga nagre-record ng kanta. So itong BM800 condenser na to. So inisip ko baka mahal kaya hindi na ako nagbalak pang bumili. Pero plano ko, pero hindi pa sa ngayon sabi ko. Pero nung nakakita ko sa Lazada, aksidente kong nakita, ay may mura pala sabi ko, pero may mas mura pa dito sa binili ko. So papakita ko na sa inyo kung ano yung aking biniling condenser mic. So in 3, 2, 1 nagmadali eh. So eto na siya, BM800 condenser mic. Actually set to, may kasama siyang etong pop shield. Yan, kita nyo yung tsura. Yan, yung parang ano siya, yung parang mansala ng voice mo para mas maging maganda, malinaw yung boses mo. Yung nakikita natin sa nagre-record ng song. And itong kanyang stand. Ito. Siya nga pala guys, di ba pinakita ko sa inyo sa dati kong video na naka-bubble pack siya? Bala ko sana tanggalin yung bubble wrap niya o bubble pack ba yun tawag doon sa harap nyo. Pero kasi napansin ko, yung kanyang packaging is parang hindi na maganda. So ito na nga, nailupi na yung bandang ilalim at saka yung bubble wrap niya is parang butas na siya, parang hindi ko alam kung naipit siya sa sasakyan or what. So ganun, kaya inopen ko na siya to check na walang damage yung loob. And thanks God naman, wala naman damage. So buksan na natin. Anyway guys, box lang naman yan. So ang mahalaga naman is yung loob. So yan, eto yung aking condenser mic. So ganyan na itsura niya. Kita nyo naman may mga dent yung box, di ba? So di naman may iwasan yan. So open na natin. Chudan. Ayan, na-open. Ay, nalaglag ka. Meron siyang kasamang ganto. Yung kanyang, hindi naman to manual. Parang specs niya. Ay, pwede, manual na rin kasi meron dito nakalagay how to use. So, basahin nyo na lang kapag bumili kayo. Hindi ko na siya babasahin dahil mahaba. So, yan ang kasama niya. And, eto yung loob niya. Meron siya nitong parang pinaka-cable niya. Tanggalin natin. So, hindi ko pa to guys, natetesting. So, tinanggal ko lang talaga siya sa pagkakapak. Kasi nga, natakot ako baka may damage yung loob. So, ito yung pinaka-cable niya. Ito yata ikakabit sa condenser mic. Sa pinaka-mic niya. Ganyan na itsura niya guys. Meron siyang tatlong hole. Yan. And, ano pa? Ito, meron siyang yung parang foam na nilalagay sa mic. Ito yung kanyang mic. Yan. Diba? Okay naman pagdating dito sa loob. Ayos naman siya. And makikita nyo, meron siya ditong foam. Kaya, safe naman. Hindi naman siya masisira yung loob, madadamage. So, ito yung itsura niya. So, ang social, diba? Gold. Ang ganda ng kulay. So, I think dito siya ikinakabit. Ito. Cable na to dito. So, mamaya titingnan natin. So, ito kasama niya yung foam na nilalagay dito. Yan, ganyan. Parang, sinasala niya yata yung noise yung may ganito. And eto yung open natin, wala akong gunting, hindi na ako nakakuha ng gunting. So dito sinasaksak yung mic, dahan-dahan pak masira yan, dito yan sinasaksak. So mamaya i-assemble natin, wish ko lang ma-assemble ko. So yan, lagay muna natin dito. And itong kanyang pop shield. So, ang hirap tanggalin. Hindi ko pa to, ito hindi ko to binuksan guys kasi, ay, ganito pala. Gawa na okay naman, itong package nito, yung box, hindi naman siya nakadent. Kaya hindi ko na tiningnan. Uy, maganit ha. Wait lang. Baka maputol. Hindi naman. Yan. So, dyan ka muna. Wow, naka-plastic pa siya ha. Okay naman. Pagdating yung sa packaging sa loob. Ah, ganito. Oh, yun. Na ano pala siya, guys. Na-adjust. Nakakatakot. Natatakot ako. Kasi hindi ako marunong mag-ano nito. So, yan. Diyan ka muna. And itong kanyang stand. So, pakita ko na rin sa inyo itong stand. Hirap na walang gunting. Pero madali lang na matanggal. Oops. Baka may mag-missing part tayo. So, ito, saan kaya to? Ay, baka yung ano, kasi nakakita na rin naman ako nung gumagamit nito. Baka yung kiniklip siya sa pinakababa, ibaba. Open muna natin yung, tanggal muna natin mga plastic.
siya ka muna. So ito yung kanyang stand. Uy. May spring pala siyang ganyan. So saan nakakabit 'yon? Dito kaya? Dito siguro. Ay. Dito. Dito ba? So anyway, guys, papakita ko na lang sa inyo kung paano siya i-assemble, ha, kasi makatumagal tayo. Mamaya pag-aaralan ko. Pero itetest natin kung gagana itong ating mic, condenser mic na ito. So by the way, guys, nabili ko itong condenser mic. Isang set na siya, yung lahat ng pinakita ko sa inyo ng 790. Pero pagkasama yung shipping fee is nasa 840 yata, mga ganun. So nakita ko sa feedback nung seller, maganda yung mga feedback nila. Lahat naman gumana ito condenser mic na in-order dun sa seller na pinag-orderan ko. Pero pagka gagamitin niya sa cellphone, kasi pwede din daw to sa cellphone and sa laptop. Sa laptop, para siya gumana, kailangan nyo ng sound card. But since cellphone yung gagamitin ko, ang kailangan daw is yung audio splitter na mayroong 1 male and 2 female. So pakita ko sa inyo. So ito yung binili ko, ito yung inantay ko, kaya hindi ko agad na gawa ng review to, dahil ito inantay ko to dun sa isang seller. So ito is nagkakahalagang nasa 100 plus. So pagkasama yung shipping fee is 219. So lalagay ko na lang din sa school, sa screen, lalagay ko sa screen yung original price niya, ha. So ngayon ko lang din to i-open kasi dumating lang to kanina. So yan. Yan. So ito pala yung laman niya. Ano to? Ah, ito nga. Oh, nakalagay naman dito, thank you for purchasing. Ah, meron lang siyang parang message lang. Nag-thank you lang yung seller. So ito nga, ginagamit siya sa cellphone. Yan, ganito itsura niya. Okay din naman yung pagkakapak. Mukhang safe naman. So ito, ang ano niya is Ugreen, yung store ng seller sa Shopee. So ganito itsura niya, guys, yung audio splitter na meron siyang 2 male and 1 male. So ito yung para sa mic. Kita nyo, may mic na nakalagay dyan. And ito yung para sa headset. Pero nakita ko, yung mga gumamit naman nito is wala naman silang, may inilagay silang headset, then meron ding hindi. So try na natin kung gagana yung ating condenser mic, dahil excited na ako. So yan, kunin na natin yung cable. Lagay muna natin yung box dyan para tayo ay mayos. So yan, paano ba to? Ayan. Yon. Make sure na nakalock siya, guys, kasi baka matanggal at hindi gumana pag hindi siya nakalock. So eto, sabi, ikakabit sa dito sa mic. Yan, nakikita niyo yung mic na yan. Yan, dyan siya ikakabit. Teka lang, ha. Yan, nag-lock na siya. And then, ito yung ilalagay natin sa ating cellphone. So, papalitan ko yung cellphone ko, ay itong lapel ko na suot para malaman natin kung gumagana. Diyala muna kayo, guys, ha? So, guys, ito yung aking boses nang wala akong lapel, wala akong kahit anong ginagamit para lumakas yung boses ko. So, gagamitin na natin, sasalpak na natin itong ating condenser mic. So, sasaksak ko na to. So, guys, ito na yung nakakabit na yung condenser mic sa akin cellphone. So, hindi ko siya naririnig. So, usagahan nyo kung anong kanyang quality. Kung gumagana ba siya, maganda ba yung pick up niya ng boses. So, dito malapit tayo. Hello, 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 mic test. Meron ba? Meron. Yan. So, hello, mic test. Hello, hello. Dito, pag malayo. Hi, guys. Hi, guys. So, welcome back sa akin channel. So, naririnig nyo ba ako? Malakas ba? And try naman natin ang nakakabit itong phone. Ito kasi yung para ma-less yung noise pagka nagsasalita ka. Parang kagaya nung sa lapel ko. So yan. Hi guys! So welcome back sa akin channel. So normal lang yung boses ko, ha. Tingnan nyo kung okay siya. So dito natin, layo natin yung konti. Hi guys! So welcome back sa akin channel. So hello mic test, hello. So yun. And tingnan natin kung talagang ano meron ba. Kanya kasi yung iba pag tinetest nila. So yan, hindi ko naririnig. So check ko kung gumagana nga talaga to. Dahil parang kagaya ng lapel ko, hindi mo siya magiririnig ng habang nagre-record ka kung gumagana.
Pero pag naka-play na yung video, doon mamalalaman kung gumagana nga siya. So, balikan ko kayo guys. Tingnan ko yung ano ha, quality ng audio kung gumana nga siya. So guys, yan, kinabit ko muna dito sa lamesa, pero yung lamesa namin kasi wala siyang maayos na kakapitan. So kung ikakapit nyo to, make sure na ano siya, yung kakapit siya talaga. Kasi ito malalaglag eh. Hawak-hawak ko lang kasi malalaglag. So yan, nakikita nyo naman, hindi pa siya nakaayos. So ito, ihigpitan natin. Yan, hindi ko pa pala ito higpitan. So madali lang naman pala siyang i-assemble. Yun lang, wala lang talaga akong pagkakapitan or paglalagyan nito. So iisip pa ako kung saan ko siya pwede ilagay. Pero narinig ko guys, meron pa ekseso. Narinig ko guys, gumagana siya. And okay naman yung quality. So yan, okay naman, satisfied naman ako. So nangangalay na nga lang ako. Kasi hawak-hawak ko siya. So yun guys, so pwede na ako mag-record, no? Hindi ko na tuloy ito na ikabit. Kasi yun nga, wala akong pagkakabitan. Pero madali lang to. So, dito lang yan, kinakabit. Then, i-adjust mo na lang na hanggang sa umano siya dito sa harap. So, nakikita nyo pa ba mukha ko? So, gagawan ko pa rin yan ng maayos na pwesto. Papakita ko sa inyo. Overall, guys, nasatisfy ako. And yan, feeling ko isa na akong professional recording artist. Diba? So, yan. Para naman dun sa mga, diba gumagamit ako ng lapel. So, medyo, anong ko muna? Bitawan ko muna yan. Huwag ka lang bibigay. So, yan guys. Overall, sa akin, okay siya. Gumagana, narinig ko kanina. Maganda naman yung quality, buo. Yun nga lang, hindi siya kasing lakas dun sa lapel ko. Siguro dahil hindi siya, kasi yung lapel dito nakalagay. So, ito kasi medyo hindi siya ganun kalapit. Pero kung ilalapit nyo siya sa bibig nyo, malakas naman, narinig nyo naman kanina. So, yan. Ngayon, ito gamit ko, hindi yung lapel. So, sana narinig nyo ako kasi bumaliktad yata. Kasi dapat talaga yung harapan ng mic nandito sa nakaharap sa inyo. And wag yung likod kasi mahina yung magiging boses. Wag dito kayo magsasalita kasi mahina. So, dapat dun sa, dito sa side dito, yung makikita nyo ay butas. So, yun. And yun nga, by the way guys, ito is na purchase ko gamit ang Shopback. So, ano yung Shopback? Bibigay lang ako ng info about sa Shopback kasi nakikita ko yan sa mga ads lumalabas na sa YouTube and even sa Facebook. So, sa Shopback, pag kayo ay nakapag-sign in, meron kayong automatically na 100 pesos sa inyong Shopback account. So, pwede nyo yun ma-withdraw, pwede nyo magamit through bank and PayPal. So, yun. And nakuha ko kasi yung link na yon sa aking friend na si Lay Rico Hermoso. So, siya yung nagbigay ng link ng Shopback. Pero meron naman to sa Google Play Store. Pwede nyo siyang i-install. Pwede doon sa Google Play Store. And yon. And make sure guys na meron kayong Lazada or Shopee na apps para magamit nyo yung Shopback. Kasi hindi nyo magagamit yung Shopback kung wala kayong any online shop application na meron doon sa Shopback. Kasi marami doon, merong Zalora, merong ano ba yun, Agoda ba yun? Agoda, yung magpapabook kayo if gusto nyo mag-staycation, ganyan. Kung nakapag-sign in na kayo or nakapag-sign up na kayo sa Shopback, makikita nyo naman doon yung mga iba't ibang online shop na available sa Shopback. So yun, pag mag-purchase kayo or order kayo sa Lazada or Shopee, doon kayo pupunta sa Shopback para magkaroon kayo ng additional na pera. So, ako kasi, since dalawa yung kinuha ko, so may pumasok na sa akin na bukod doon sa may 100 pesos ako, may pumasok na sa akin na 14 pesos. So, papakita ko na lang guys sa screen ko ano itsura nung Shopback na tinutukoy ko. And alam ko naman yung iba sa inyo is aware na doon. So, nakikita na yan sa mga, sa social media accounts, kalat na yan. So, si Shopback, diba? Even yung mga kilalang YouTuber, gumagamit na ng Shopback apps na yan. So, yun. So, guys, i-rate ko na ang aking BM 800 condenser mic. So, sa akin, 2 thumbs up.
So, pagdating sa packaging, okay naman, kaya lang, yun nga, siguro dahil marami na sigurong laman yung sasakyan na nag-deliver, kaya yung nagpatong-patong, medyo na-damage lang yung pagkakapak. Pero yung loob naman niya, is yun naman mahalaga, hindi siya na-damage, walang naging problema, gumagana yung item. So, yun yung importante. And by the way guys, yung seller nito is ilalagay ko na lang sa description box or dito sa screen kung saan ko siya nabili dahil dun sa seller na yon maraming positive feedback. Yun nga, kaya napabili ako kasi actually may mga murang condenser mic, mas mura dito. Merong 400 plus, merong 600 plus na set na rin, pero merong mga may negative feedback. So, doon ako sa medyo higher kasi ito nasa 700 plus, pero yung feedback niya is halos wala kang makitang hindi maganda. So, lahat sila na satisfied. So, yun. And even dito sa aking audio speaker, lahat positive yung naging feedback. So, yun yung mahalaga guys pag bibili kayo sa isang shopping online shop. Kagaya niyang Lazada and Shopee, is tingnan niyo yung ano niya, feedback. Kasi yun yung nagre-refer na kung okay ba yung seller, kung hindi masasayang yung pera niyo. So, gano'n. Huwag kayong magpasilaw sa sobrang mura ha. Kasi yung mga sobrang mura, yan yung mas sayang yung pera niyo. Malay niyo kung hindi gumana, diba? Swerte niyo kung gumana. Pero kung napunta sa inyo yung defective, so, malas lang, diba? So, base kayo doon sa mga positive feedbacks, yung maraming positive feedback. So, meron namang ilang negative, pero siguro nasa sa, ano na lang yun, gumagamit. So, baka meron lang siyang hindi nagawang tama sa pagsisetup, kaya hindi maganda. Pero, so far, sa akin, okay to, gumagana, wala akong masasabing hindi maganda. Satisfied naman ako. So, yun guys, ang aking review sa aking PM 800 condenser. So, sa mga bagong YouTuber na kagaya ko, na kung wala pa kayong, yung lapel ko is okay pa naman. Pero, parang, since kumakanta ako, mahilig akong kumanta, so pwede ko itong magamit. So, sa mga bagong YouTuber yan na kagaya ko, pwedeng-pwede na itong pang-start kasi mura lang. So, hindi naman ganun kabigat sa bulsa. And ito nga yung binili ko nito is kinita ko sa aking online business. So, yun. So, paparayan dito galing sa ano. So, galing ito sa kinita ko. So, hindi. Okay naman kay paparayan yun. So, yun guys, and thank you for watching. Sana naintindihan nyo and na-enjoy nyo ang aking video for today, ang aking review. Kung bibili kayo ng condenser mic, etong aking ni-review ngayon, check nyo yung seller, then go, try nyo nang ibilihin. So, thank you guys for watching and see you on my next vlog. Bye-bye! Okay.